Magandang araw sa inyo mga bata. Ako nga pala si Teacher Melissa. Ako ang inyong magiging teacher sa araw na ito at makakasama upang makinig ng Teacher, sinira niya po yung ukulele ko. Naputol tuloy yung string. Hindi ko naman po sinasadya eh. Sorry na nga, hindi ko naman alam na napuputol agad yun. Teacher, binili po sa akin ng mama ko yun eh. Kinuha niya po nang walang paalam. Nagpaalam kaya ako. Sabi ko nga sa kanya, pairam eh. Nagpaalam ka, hawak mo na yung ukulele ko. Ayun tuloy, nasira. Anong gagawin mo ngayon dyan? Ay nako, kayo talagang dalawa. Nagtatalo na naman kayo. Ikaw, JR, bakit naman kinuha mo basta-basta yung ukulele? Yung tuloy, nasira. Eh, tinitignan ko lang naman po, teacher. Hindi ko naman po sinasadyang masira. Papalitan ko naman po yung string. Sabi ko kung gusto niya eh. O, yun naman pala, Jasmine. Oh. Papalitan naman pala. Papalitan naman. Kaya patawarin mo na siya. Ayoko po. Nainis ako sa kanya. Sinira niya yung ukulele ko. Ay, nako. O siya, sige. Maupo na kayo doon. Samahan niyo yung mga bata na makinig ng kwento natin sa araw na ito. Yan. Madugtungan natin ngayon, mga bata, ang tamang pagsusorry at kung paano humingi ng kapatawaran. Ayan. Kaya, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at tayo ay yumuko upang manalangin. Dakila namin Diyos, sa manaming banal, makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat pong muli, Panginoon, sa araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, yung story na matutunan ng mga bata. Patuloy niyo po, Panginoon, bigyan sila ng tamang puso at isip, Panginoon, na unawain po ang kwento namin sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa buong programa na ito at dalangin ko po marami po silang matutunan. Ito po ang aking samot panalangin. In Jesus' name, Amen. Marcos 11:25. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisi panalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Marcos 11:25. Ulitin natin mga bata. Marcos 11:25. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisi panalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Marcos 11:25. Takot na takot ang mga kapatid ni Jose nang malaman nila kung sino siya. Pero sinabi sa kanila ni Jose, "Huwag kayong mag-alala. At huwag ninyong sisihin ang inyong sarili dahil ipinagbili niyo ako rito.
ang Diyos ang talagang nagpadala sa akin dito ng una sa inyo para maligtas ng mga buhay. Ikalawang taon pa lang ito ng taggutom, 5 taon pang walang aanihin. Ipinadala ako rito ng Diyos para mailigtas kayo at ang inyong mga inapo. Ginawa niya akong pinakamataas na opisyal ng hari at gobernador ng buong Egypto. Dali, umuwi kayo sa ating ama at ipabalita niyo sa kanya ang tungkol sa akin. Dalhin niyo siya rito. Dito na kayo tumirang lahat sa lugar ng Goshen, kung saan maaalagaan ko kayo. Ayokong magutom ang sinuman sa inyo. Niyakap ni Jose ang kapatid niyang si Benjamin. Kapwa sila umiiyak habang magkayakap. Niyakap at hinagkan din ni Jose ang bawat isa sa kanyang mga kuya. Nakarating sa palasyo ang balita na dumating ang mga kapatid ni Jose. Natuwa ang paraon at ang kanyang mga opisyal nang marinig nila ito. Sinabihan ng paraon si Jose na dalhin ang buong pamilya ng kanyang ama sa Ehipto. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamahusay na lupain sa Ehipto at magiging masagana ang pamumuhay nila. Kaya bumalik nga ang mga kapatid ni Jose sa Kanaan. Pinigyan niya sila ng mga sasakyan at pagkain para sa biyahe. Nagpadali rin siya para sa kanyang ama ng 10 asnong nagkakarga ng pinakamaiinam na produkto ng Ehipto at 10 asnong may kargang trigo, tinapay at iba pang pagkain para mabaon sa paglalakbay. Pagdating ng magkakapatid sa kanila, sinabi nila sa kanilang ama, "Buhay pa po si Jose! Siya ang tagapamahala ng buong Ehipto." Natigilan si Israel. Hindi siya makapaniwala na totoo ang narinig niya. Pero nung ikwento ng kanyang mga anak ang lahat ng sinabi sa kanila ni Jose at nang makita niya ang mga sasakyan na ipinadala ni Jose para dalhin siya sa Ehipto, nakabawi siya sa pagkabigla. Buhay pa ang anak ko! Kailangan puntahan ko siya bago ako mamatay! Dinala ng pamilya ni Israel ang lahat ng kanilang ari-arian. Pero bago nila lisanin ang Kanaan, nagtungaw muna sila sa Berseba, kung saan nag-alay si Israel ng mga handog sa Diyos. Nang gabing iyon, kinausap ng Diyos si Israel sa pamamagitan ng siyang pangitain. Ang sabi ng Diyos, "Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Gagawin kong malaking bansa ang iyong mga inaporoon. Sasamahan kita sa Ehipto at ibabalik ko rin ang iyong lahi sa lupain ito. Makakapiling mo si Jose sa oras ng iyong kamatayan." Kaya si Israel at ang kanyang mga anak, mga magulang at mga apo ay nagtungo sa Ehipto. Nang magkita silang muli, niyakap ni Jose ang kanyang ama at napaiyak siya ng matagal. "Handa na akong mamatay. Dahil nakita na kita at nalaman kong buhay ka pa." Ang mga inapo ni Israel ay nakilala bilang mga Israelita. Tinawag din sila mga Hebreo. Maraming taon silang tumira sa Goshen, sa lupain ng Ehipto. Yumaman sila at nagkaroon ng maraming mga anak. Ang bawat anak na lalaki ni Israel ay nagkaroon ng maraming inapo na bumuo ng tribo. Kaya ang mga Israelita ay may 12 tribo. Bago mamatay si Israel, tinawag niya ang kanyang mga anak at sinabi niya sa kanila ang mga pangyayari sa kanilang tribo balang araw. Ipinakita ito sa kanya ng Diyos. Sinabi ni Israel sa mga anak niya na paghahariin sila ng tribo ni Juda. Magiging mga hari ang mga inapo ni Juda. At ang maharlikang tribong ito, magmumula ang pinakadakilang hari sa lahat, ang batang ipinangako ng Diyos. May natutunan ba kayong dalawa sa ating lesson sa araw na ito? Opo, teacher. Natutunan ko po na dapat ay nagpapatawad tayo kahit pa na may ginawang mali sa atin. At sa halip na pagbayarin sila sa kanilang ginawa, dapat ay mas manaig sa atin na intindihin sila. At saka po, teacher, hindi man po karapat-dapat na patawarin. Dapat ay magpatawad pa rin tayo dahil ganito rin ang ginawa ng Diyos sa atin noong tayo pinatawad niya sa ating mga kasalanan. Tama kayong dalawa dyan. Laging tatandaan mga bata, kapag pinatatawad na tayo ng Diyos sa ating maling ginawa, nais niyang patawarin din natin ang iba. Ang totoo, hindi natin maaaring tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos kung galit tayo sa iba. Kapag hindi natin mapatawad o ayaw nating patawarin ang taong nakasakit sa atin, hindi ito kinalulugod ng Panginoon. Kaya naman, tulad ni Jose,
buksan natin ang ating mga sarili para tanggapin ang kapatawaran ng Diyos at magpatawad din sa ibang tao. Maasahan ko bang magiging mapagpatawad kayo, mga bata? O Jasmine, pinapatawad mo naman si JR. Opo, teacher. Okay na po sa akin yun. Huwag yun na lang uulitin. Ngayon, dahil okay ng lahat, samahan niyo kaming manalangin sa ating pagkatapos. Sige mga bata, tayo yumuko, tayo kumiki, tayo manalangin. Pagpala po namin Diyos na nasa langit, salamat po O Lord, sana tapos po namin pakikinig ng inyong salita. Salamat po sa kwento na naibahagi, ganoon din po sa lesson na amin pong natutunan. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na dapat po kami maging mapagpatawad sa mga taong nasa paligid po sa amin. Because iyon po ang ginawa niyo sa amin sa krus ng Kalbaryo nung kami po ay inyo pong iligtas at bayaran ng aming mga kasalanan. Sa amin pong patuloy na gagawin, kayo po ang patuloy na manguna, kayo po ang pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. O paano mga bata? Magkita kita ulit tayo sa susunod na episode. Paano mga bata?